Luto ako ng mansaf. Ayan. Karne po ng sheep. Tapos ito po yung janib, yung ano niya, yogurt niya. Janib. Blessing po. Para hindi malansa. Dito po natin ilagay. Tapos pakuluan. Pakuluan po natin. Po, pakuluan po natin. Tapos ikatapon po natin yung unang pakulo na bago natin yung unang na tubig. Pakuluan natin tapos hugasan ulit mamaya. Napakasarap po ito. Ito po yung pagkain nilang ano. Ngayon po ay ibe-blender ko po yung janib. Ayan po. Para po magpino po siya. Tapos po, strainer po natin. Ayan. Para po, yung ano, yung mga buo-buo po, eh, tapos papapakuluan po ito. Pag pinakuluan po siya, hindi po natin siya tatakpan para po, hindi siya magtubig po.
Ayan po, ready na po siya para mamaya po pag naluto na yung karne po, pakuluan ko po ito tapos saka ko po ihahalo dun sa karne. Ngayon po, yung karne po, ayan. Na napakuluan, ayan po. Ngayon itatapon ko po yung unang tubig niya. Tapos huhugasan ko na naman ulit yung karne. Para ganun ay hindi po siya maamoy. Ayan, tinapon ko po yung unang tubig. At huhugasan ko po siya ulit. Huhugasan po natin siya ulit. Para po yung ano, yung amoy po ng sheep ay nawawala po at wala siyang lasa. Hugas na po ulit. Hugasan po natin ulit yung karne. Ayan, hugasan po natin ulit yung karne. Para tanggalin natin yung mga taba-taba po. Tapos pakuluan na lang po natin ulit. Ganyan po ang magluto ng mansap. Para po yung mansap po, yung ano po, yung sheep po ay hindi po siya malansa. Kailangan po hugasan natin mabuti, tapos pakuluan, tapos tatapon yung unang ano niya. Ipakuluan natin ng 10 minutes, tapos itatapon po, tapos saka na natin pakuluan ulit. Tapos lagyan natin ulit ng mainit na tubig. Tuluan natin mabuti. Bugasan natin mabuti. Kasi po yung sheep po parang ano, maamoy konti, pero hindi naman masyadong maamoy siya, hindi gaya ng kambing. Mas masarap po yung sheep kaysa kambing. Yung ano po, yung sheep po, wag natin lagyan ng salt po, ano, kasi yung janip po, yung yogurt po na ano, janip, matigas ano po siya, maalat siya. Ngayon, lagyan po natin ng dahon ng laurel, tsaka sibuyas po na malaki ang hiwa. Pantanggal po ng amoy. Tapos lagyan ulit natin ng tubig na pinakuluan, tapos papakulo na po natin hanggang malambot na po siya. Tapos yung ano po, yung janip po, papakuluan, saka po isasalang doon. Isaling natin yung mga karne. Ayan po, ipakuluan ko na po ulit. Ayan po, pakuluan natin ulit. Tapos ito po, mamaya po, pakuluan natin itong janib. Tapos saka po natin yung karne po, isasalang po natin, isaling po natin dun sa kabila. Tanggalin natin, pero huwag natin ilagay yung mga sibuyas po. Yung ano lang, yung karne ilalagay dun sa janib.
Tapos magluluto tayo ng kanin. Ito na po yung pinakuluan kong janip. Ngayon, ilagay ko po yung karne ng karof. Ayan po, ang tinatawag naman saf. Ayan po siya. Pagkatapos po, pag malapit na po sila kakain, lalagay natin sa isang kaserola yung mga karne para po hindi siya madurog. Tapos pakukuluan ulit yung janip. Tapos strainer po natin. Ayan siya. Napakasarap po ito. Ayan po ang kanin ng ng mansaf. Ayan. Pagkakain na po sila, dito po natin ilagay yung kanin. Ayan. Sa tray. Pinatungan natin ng syrup na bread. Tapos lalagay po natin dito yung kanin. Tapos yung karne po, ipaibabaw natin. Tapos ilagay na din po natin yung nuts. Ayan po. Yan ang nuts na ipaibabaw. Spread po natin sa ibabaw para magandang tignan. Tsaka masarap po yung may nuts sa mansak po. Thanks for watching.